Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. Magandang hapon po, maminamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin muna bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan naming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka namin sambahin at paglingkuran. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap po ng aming pagsamba, pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Minsan pa, mahal na Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa amin, mahal na Panginoon, pang malaman po namin ang iyong banal na kalooban. At idinadalangin po namin, tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, mahal na Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, ikaw magbigay ng kaalaman, karunungan, mahal na Panginoon, may paliwanag namin ang mga banal na salita ng buong karunungan, mahal na Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palapak muna, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Abang inianda po natin ang ating mga pambungad na talata sa Mateo 13:38-39, itatalo natin ang 47-49. Yan po ang ating pambungad na talata. Ako muna ay nagpapaabot, maminamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal makapatiran, sa ating mga minamahal mamanggagawa, sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved choir members, beloved instrumentalists, sa lahat ng mga narito, sa ating minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga patira natin sa Ibayong Dagat, at tigit sa lahat, papaabot po tayong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga di malilimot ang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pinakamamahal pang namaminamahal ka, hindi buksan po natin ang ating mga Biblia. Mateo 13:38-39, italo ng 47-49. Dito po sa Mateo Kapitulo 13:38-39. At ang bukid ay ang salibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng salibutan. At ang mga ani ay ang mga anghel. Amen. Praise God. Dito po sa 39. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay katapusan ng salibutan. At ang mga ani ay ang anghel. 49. Dito po sa 47-49. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa masisidlan ang mabubuti, natapot itinapon ang masasama. 49. Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Amen. Amen. Praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating The Harvest. The Harvest, ang pag-aani. Dito po sa banal na kaslatan, maminamahal, napakinggan po natin na ang paraan ng pagkuha sa atin ng Diyos, maminamahal, ay gaya ng pag-aani. Gaya ng harvest. Kung paano po, maminamahal, sa panahon ng pag-aani, mayroon tinatawag na first crop, second crop, at merong third crop. Ganun po, maminamahal, ang
paraan ng pagliligtas ng Diyos o paraan ng pagpasok natin sa langit. Merong first harvest, second harvest, third harvest. Ibig sabihin, ginagawa lahat ng paraan ng malapangon para maligtas tayo. Dahil sinabi ng Biblia, siya na may ibig na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sinabi ng Ezekiel 18:32, ang Diyos hindi masaya sa mga mapapahamak. Isang kaluluwa lang ang lumapit sa malapang noon, sabi ng Biblia, libo-libong anghel na nagkakatuwaan sa langit. Ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi maminamahal siya ay mapagpainuhod sapagkat ayaw niya na tayo'y mapahamak. Kaya noon maminamahal, noong unang panahon, maminamahal pa na ng mga alagad, 100 AD to 300 AD. Wala silang choice, mga minamahal. Lahat ng mga Kristiyano noon, makararanas sila ng tinatawag na persecution. Imagine, mga minamahal, Paul, almost 100 AD from 300 AD. Ang tagal na panahon, maminamahal, almost 200 years. Naranasan ng mga Kristiyano noon, sila'y pinapatay, inuhuli, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay. Maraming kalupitan ang naranasan ng mga Kristiyano noon, maminamahal, sapagkat yung mga hindi Kristiyano, iniisip nila, ang mga mananampalataya ni Kristo ang salot sa mundo. Pag nagkaroon ng sunog, nagkaroon maminamal ng epidemya, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng malakas na bagyo, sinisisi nila sa Kristiyano. Kaya nung mula nung panahon ni Nero, si Nero ang nagsimula nang ang mga Kristiyano ay parusahan, ipakain sa leon, ikulong. Kasi si Nero ang nagsimula na sinabi niya ang mga mananampalataya ang pinagmumula ng mga salot, ng mga lindol, ng mga epidemya, ng mga malalakas na bagyo. Sinisisi nila sa Kristiyano, maminamahal. Kaya for almost 200 years naranasan ng mga mananampalataya ang great persecution. Nasa Biblia yan sa Hebrews 10:35. Oh, Hebrews 11:35 up to 38. Naranasan nila lahat 'yon. The greatest persecution. Pero sa panahon natin ngayon, maminamahal, pwede kang mamili. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, na tayo po ay nasa huling araw. At katunayan, hindi na po tayo nasa mga huling araw ngayon. Tayo po ay nasa tinatawag, maminamahal, na sense of urgency. Sense of urgency. Ibig sabihin, sa panahon natin, kailangan pagsumikapan mo ng masama ka sa rapture. Magpumilit ka. Lahat ng paraan gawin mo, lahat ng pagkukulang, kamalian, lahat ng mga pagpapabaya mo, sikapin mo ngayon. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ikaw mamimili. Pag gusto mong hindi maranasan ang mga dinanas ng mga Kristiyano noon, gusto mong ma-rapture, hindi ka makaranas ng greatest tribulation, sabi ng banal na kasulatan, yan ang first harvest. Yan ang first harvest. Ito ang unang paraan ng pagkuha sa atin ng malapanginoon, katulad ng pag-aani. Sa pag-aani, maminamahal, ang first harvest, ito po ang yung mga tinatawag, maminamahal, na repine. Talagang sa first harvest, nandun, maminamahal, yung mga magagandang mga tanim, mga magagandang binhi, magagandang ani. Hindi katulad ng second harvest, maminamahal, tira-tira na lang.
At ang third harvest, yung mga pinagsawaan na, yung mga, kumbaga sa asukal, maminamal, merong refine, merong second class, at merong tinatawag na brown sugar, pero merong refine. Yung first harvest, maminamal, katulad nga sabi rito, ang kaharian ng langit ay katulad ng pag-aani. Ang pag-aani ay ang katapusan ng salibutan, ang mag-aani ay ang mga anghel, at ang bukid ay ang sanlibutan. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang pag-aani ay ang katapusan ng salibutan, at ang mag-aani ay ang mga anghel. Titipunin ng mga anghel ang kanyang hinirang sa apat na sulok ng mundo, mga minamahal, timog, silangan, kanluran, at hilaga, upang dalin sa langit. Yan po ang first harvest. Ito po yung langit. Sabi katulad din ng mga mangingisda na nagagis ng lambat, at nung hinila ang lambat ay nakahuli ng mga mararaming isda. At pinili ang mga mabubuting isda. Kapag ikaw yung mangingisda, pipiliin mo muna yung mga lapu-lapu, yung mga masasarap na isda. At yung mga katulad ng butete, katulad maminamahal ng janitor fees, itatapon. Sabihin, walang kabuluan. Itatapon sila. Ganon sa pag tinatawag maminamahal na harvest. Ganyan ang yan ang paraan ng pagkuha sa atin ng ating mahalang Panginoon. Merong first harvest. The first harvest, sabi ng banal na kasulatan, kukunin ka ng mahalang Panginoon, body, soul, and spirit. Rapture, kukunin ka ng ating mahalang Panginoon. At ang kakunin sa araw na yan, maminamahal, sa pagbabalik ng ating mahalang Panginoon, yan ang first harvest, ang kukunin niya, mga minamahal, yung sabi ng Revelation 17 verse 4 o verse 14. Sabi diyan, called, chosen, and faithful.
Sila'y pinapatay sa tabak. Nakatali yung kanang kamay at kanang paa. Sa kabila naman, yung kaliwang paa at kaliwang kamay nakatali sa magkabilang kabayo. Patatakbuin yung kabayo. Maminamal magkaiwalay. Iwalay. Hati yung katawan ng mga Kristiyano. Palakpakan yung mga nanonood. Nagbabayad sila ng dinaryo. Pinakasini nila yun, pinakapelikula nila yun. Pero ang mga panoorin ay mga Kristiyano. Ganun noon. Ngayon, pwede mong hindi maranasan yun. Maging tapat ka. Palagaan mo ang pagpili sa inang ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, kaya ka pinili, sabi ng Biblia, para ikaw ay magbunga. Sabi ng John 15:16, tinawag tayo, pinili tayo ng mahal na Panginoon para magbunga. Sabi ng Biblia, follow me, and I will make you a fishers of man. Tayo tinawag ng Diyos, hindi para lamang tayo ang maligtas, hindi para maghintay lamang tayo ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, follow me, and I will make you a fishers of man. Tinawag ka ng Diyos para mamalakayan ang kaluluwa. Ang tinanggap mong libre, ibahagi mo ng libre. Wala na ang pinaka mabuting magagawa ang Kristiyano habang naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi kong di gumawa ng mabuti. At wala na ang pinaka mabuting magagawa sa lahat ng mabuti ang mga mananampalataya, kundi sabi mangaral ng Ebanghelyo gaya ng sinabi ng Acts 10:38. Ang mahal na Panginoon Jesucristo naglilibot, gumagawa ng mabuti, naglilibot, nagpapagaling ng mga sari-saring mga sakit at karamdaman at pinahirapan ng Diablo sapagkat ang Diyos ay suma sa Kanya. Habang naghihintay ka sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng nakatunganga ka na lang. Gusto mong makasama sa first harvest, sa rapture, mga minamahal, unang-una, dumalo ka palagi. Pangalawa, magdala ka ng kaluluwa. Sinabi ng banal na kasulatan, gawin yung alagad ko lahat ng kinapal, lahat ng sanlibutan. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay pangalan ni Jesus. Gawin yung alagad, sabi ng Biblia, meron tayong greatest commission. Kaya kung gusto mo makasama sa rapture, first harvest, hindi ka na makaranas ng pagpugutan ng ulo, hindi ka na makaranas ng persecution, hindi ka na makaranas, maminamal na naranasan ng mga apostol noon, gusto mong ma-rapture, dumalo ka palagi. Mag-soul winning ka, magdala ka ng kaluluwa palagi. Tinawag ka ng Diyos para magligtas. Sabi ng Biblia, maminamahal, sa Psalms 27, verse 4 and verse 5, panalangin ni Yaring David, sabi niya, ang aking desire ay laging gusto ko na ako'y laging nasa bahay ng mahal na Panginoon. Sabi rito, isang bagay ang iniingi ko sa Panginoon na aking hahanapin nang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan ako ng mahal na Panginoon. Yung araw ng kabagabagan yan, yan po, maminamal, yung greatest tribulation. Makasama ka sa first harvest. Makasama ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi Psalms 27 verse 4 and 5. Dito sa basahin po natin ng Mateo Kapitulo 4, talatang 19. Basahin natin yung dalawang yan. Dito po sa mga awit, Kapitulo 27, talatang 4-5. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. Lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iniingatan niya ako sa lilim ng kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay kinubli niya ako, kanyang itinaas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Amen. Mateo 4:19. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang Kapitulo 4, talatang 19. At sinasabi niya sa kanila,
Magsisunod kayo sa ulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakhaya na mga tao. Amen, praise the Lord. Amen. Amen. Mga minamahal, nang naparito ang ating pinakamamalapang na wala siyang tinatag na reliyon. Walang reliyon na makapagligtas sa atin. Ang utos ng ating malapanginoong gawing disciples ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Follow me and I will make you a fishers of men. Sinabi ng John 8:31, tunay na kayo'y maging alagad ko kung mananatili kayo sa aking mga utos. Kaya kung gusto mong makasama sa rapture, maminamahal, ikaw ang pumili. Meron kang tatlong pagpipilian. First crop, second crop, third crop. Gusto mo ng first harvest, makasama sa rapture, hindi ka makaranas ng greatest tribulation, mga minamahal, dumalo ka palagi. Huwag kang lumiban. Dahil sinabi ng Biblia, if you walk in the light, as is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Pag ikaw ay dadalo, hindi, para ka lang nagsusugal, para ka lang nakikipagsapalaran. Malay mo, dadalo ako ngayon, baka mag-rapture. Ay, hindi pala nag-rapture. Absent muna ako. Dadalo uli ako, after 1 week, dadalo uli ako, baka mag-rapture. Ay, hindi naman nag-rapture. Next month na lang ako dadalo. Hindi ka dumalo, nag-rapture. Abangan mo na yung second crop. Second harvest. Meron pang second harvest, huwag kang mag-alala. Pag naiwan ka sa rapture, meron ka pang pagkakataon kasi ayaw ng malapanganon na ikaw ay mapahamak. Gusto niya pa rin, meron ka pa rin pag-asa, second harvest. Kumbaga sa pag-aani, pagkatapos ng mapili, maminamal yung mga magagandang tanim, magagandang binhi, nag-harvest na, first crop. Pipiliin yung mga magagandang mga palay, magagandang ani. Tapos yung mga naiwan, babalikan muli. Sayang din yun. Yun yung second crop, second harvest. Yun yung mga naiwan sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, maminamahal, sinabi rito, basahin po natin ang Mateo 24, talatang 16 hanggang 22, meron pang pag-asa. Kaso nga, second harvest ka na lang. Tinatira ka na lang, maminamahal, makaranas ka ng greatest tribulation. Sabi rito, Mateo, simulan natin sa 16, Mateo 24, 16, hanggang 22, tapos talo ng 40 hanggang 41. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 16 hanggang 22, at 40 hanggang 41. Kung magagawin magsita ka sa mga bundok at ang nanga sa Hudiya, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapot sa aba, nang nagdadalang tao at magpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng salibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At maliban paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makapagliligtas datapot dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. 41? 40 hanggang 41. 40 hanggang 49? 41. 41. Kung magkagayon sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Amen. 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 Ito na yung second crop. Second harvest. Kaya sabi ko nga sa inyo, maminamahal, mapalad tayo ngayon kaysa sa panahon ng mga alagad. Sa lahat, sa panahon ng alagad, maminamahal, lahat sila dumanas ng persecution. Naranasan nila, walang exempted. Pati si St. Paul, St. Peter. St. Peter, pinakong patiwari. Nakabaligtad yung cross niya. Si St. Paul, pinugutan ng ulo. Lahat ng mga apostol, si Tomas, binalatan ng buhay. Si Stephen, maminamahal, pinagbabato, lumuha yung mata niya, sumabog ang utak, pinagbabato siya, si Esteban. Lahat ng mga apostol dumanas ng greatest tribulation, pero sa panahon natin ngayon, pwede kang mamili.
Gusto mong ma-rapture, hindi mo maranasan ang greatest tribulation, dumalo ka palagi, maging tapat ka. Called, chosen, and faithful, maging tapat ka sa mahal na Panginoong, sa pagdalo, sa pagbibigay, magdala ka ng kaluluwa, mag-soul winning ka. Dahil sabi ng James 5:20, ang sino mong makahikayat ng isang taong makasalanan, ang kanyang mga kasalanan ay natatakpan. Pag meron kang nadalang kaluluwa, ang karamihan ng iyong kasalanan natatakpan. Natatakpan. Kaya, pag lagi kang dumadalo, meron ka pang bunga, ikaw ay tinawag na tapat, tinawag at pinili, karapat-dapat ka sa rapture. Pero kapag ikaw ay naiwan, meron pang pag-asa, second harvest. Meron pang second harvest ang mga anghel. Sabi, ang mag-aani ay ang mga anghel. At ang katapusan ng salibutan, ito ang harvest time. Meron pang second harvest. Ito po yung pag naiwan ka sa rapture. Sinabi ng talata, mami na mahal, kung magkagayoy isa sa bukid, ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ang bukid, ito'y naglalarawan ng gawain ng Diyos. Bukid. Naglalarawan ng church. Dalawang lalaki ang nagpapagamit sa Diyos. Isa iiwan, isa kukunin. Kahit pala nagpapagamit ka sa Diyos, gumagawa ka sa ubasan ng malapang noon, pwede ka pa rin maiwan. Sabi, dalawang nasa bukid, dalawang lalaki. Kasi mayroon doon hindi tapat. Mayroon doon nag-worker lang para mapunuan yung pangangailangan nila. Ayaw nilang maghanap buhay, ayaw magtrabaho. Sa gawain nga naman ng malapang noon, well provided na. Pwede nang libre na kuryente, libre na tubig, libre na bahay, libre na lahat. Kaya ang layunin nila para makalibre lang sa pangangailangan. Kaya nga, dalawang nasa bukid, isa kukunin, isa iiwan. Kasi mayroong mga gumagawa sa ubasan ng malapang noon, hindi maganda ang layunin nila. Hindi maganda ang motibo nila. Ang motibo nila para lang mapunuan ang kanilang mga pangailangan, hindi na sila magtrabaho, provided na ng gawain. At ang sabi pa rito sa 41, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Yung gilingan, ito'y nagsisimbolo ng mga nagtatrabaho, ng mga kapatiran. Hindi masamang magtrabaho. Sabi rito, dalawa gumigiling, isa kukunin, isa iiwan. Ibig sabihin, yung isang nagtatrabaho, kinuha ng malapanginon, yung isa iniwan. Bakit? Meron kasing mga Kristiyano hindi wise. Ipagpapalit nila yung sweldo nilang kakarampot sa kaligtasan. Igigip up nilang pagiging mga awit. Igigip up nilang pagiging mananampalataya ang kanyang paglilingkod sa Diyos dahil sa trabaho, sa karampot na sweldo, ipagpalit nila ang kanilang kaligtasan. Goodbye, langit! Ayaw ng kaligtasan! Welcome, trabaho. Ngayon, may pera ako, may sweldo ako, hindi na ako mangangailangan. Pero hindi mo alam, balang araw, kahit million ang sweldo mo, napakarami mong pera sa bangko, pagka nagkatata ka na 666, hindi mo na ma-withdraw yan. Punong-puno ng pera ang bulsa mo, hindi mo na magastos yan. Hindi ka makabili ng pagkain. Hindi ka makanegosyo, hindi ka makapag-travel. Ano yung pera? Ano yung pera kung ang hanapin sa'yo, 666. Asan po yung 666 nyo? Hindi, may pera ako. Hindi po kailangan yung pera rito. Asan po yung 666 nyo? Ang hanapin sa araw na yan, yung tatak mo. Kahit wala kang sweldo, kahit wala kang pera, pag pinakita mong may tataka ng 666, ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Kasi parang sinasanla mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Kaya napakarami mga Kristiyanong hindi wise ngayon. Imagine kung kailang malapit na bumalik ang malapangan noon, ipagpalit ang trabaho sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi, dalawang babae ang gumigiling. Ibig sabihin ng gumigiling, nagtatrabaho. Dalawang babae nagtatrabaho, isa kukunin, isa iiwan. Bakit? May mga nagtatrabaho kukunin, wise sila. Hindi sila nakikipagkompromiso, basta magmanap sila ng trabaho, yung makakadalo sila.
May mga kapatiran, mga mananampalataya, kapag ang trabaho nila ay magiging adlang sa paglilingkod nila sa Diyos, tatanggihan nila. Ayaw ko na magtrabaho. Hanap ako ng trabaho, hindi adlang sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung sinabi, dalawa gumigiling, isa kukunin, isa iiwan. Kasi yung isa, pinapahalagaan yung paglilingkod. Ang na kanyang number one priority ay ang paglilingkod sa Diyos. Yung isa ipagpapalit ang paglilingkod sa Diyos dahil sa trabaho, kaya ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Pag naiwan ka, meron ka pang pag-asa, second harvest. Kapag naiwan ka, sabi, pag iniwan, sabi rito, maminamahal, kung magkagayon, magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Ang Judea, ito'y lungsod. Pag ikaw ay nasa lungsod ng Ulongga po, tumakbo ka sa pinakamataas na bundok. Sabi, tumakas ka sa mga bundok. Tumakas ka sa mga bukid. Sabi, ang magsitakas ang mga, magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Ang mga nasa syudad, tumakbo kayo sa mga bundok. Kasi 7 years greatest tribulation lang yan. 7 years lang yan. Magtago ka sa mga bundok. Huwag kang magpatatak ng 666. Kahit anong mangyari, pagdating mo sa bundok, God will provide. May pagkain ipoprovide ang Diyos doon. Meron kang maiinuman doon na hindi mo kailangan ibenta ang kaluluwa mo para makakain ka. Kaya sabi, tumakas kayo sa mga bundok, kayong mga nasa city, nasa syudad. Ang mga nasa bubungan, huwag nang bumaba upang maglabas ng mga bagay sa kanyang bahay. Yung nandunong ka sa labas ng bahay mo, malaki, ay naku, yung cellphone ko, ay nakalimutan ko yung charger ko. Pag bumalik ka, abangan ka na ng mga nagtatatak ng 666. Huli ka. Dahil sa charger mo na hindi maiwanan, dahil sa cellphone mo hindi mo maiwa-iwanan, katabi mo lagi sa pagtulog, laro ka ng laro ng ML. Hindi baling walang pera, hindi baling walang almusal. Basta kasama mo ang cellphone mo kasi laro ka ng laro, maiwan ka. Kaya kapag ikaw ay nasa labas na ng bahay mo, huwag ka nang bumalik para kumuha pa ng gamit sa iyong bahay, kahit cellphone pa yan. Yung mga iba, pag nakasakay na, nakalimutan yung cellphone, babalik at babalik pa yan. Hindi baling mahuli sa trabaho, mahalaga ang cellphone. Oh, babalikan pala yan. Ngayon, maraming mga Kristiyanong ganun. Kabinigyan tayo ng babala, ang nasa labas ng bahay, huwag nang bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang mga nasa bukid, huwag nang magbalik upang kumuha ng balaban. Pag malayo ka na, nasa bukid ka na, nakaramdam kang kinagat ka ng lamok, gininaw ka, huwag ka nang bumalik para kumuha ng jacket, para kumuha ng kumot, magtiis ka na lang. Pagbalik mo, nag-aabang na doon yung mga magtatatak ng 666. Kaya meron na tayong national ID, kaya meron tayong microchip. Yung mga passport natin, may mga microchip, sabi ng Biblia, upang huwag tayong makatakas sa anumang paraan. Pag daladala mo ang cellphone mo, daladala mo ang pitaka mo, daladala mo ang national ID mo, daladala mo ang iyong passport, hindi mo alam, may mga microchip yan, pati yung iyong, ang iyong driver license, kaya kailangan tanggalin mo lahat na nasa pitaka mo. Tanggalin mo ang passport mo, tanggalin mo ang national ID mo, lahat ng inaakala mong madedetect ka. Kasi pag nadetect ka nila, huli ka. Sabi, mga minamahal, yun ang layunin, bakit meron na tayong national ID, meron na tayong mga passport na merong RFID. Hinihanda tayo sa darating na panahon para walang makatakas. Pag nahuli ka, maranasan mo ang katakot-takot na kahirapan, babalatan ka ng buhay. Ibibiting kang patiwarik, yung paa mo nakataas, lalagariin ka. Napakahirap, bubuhusan ka ng mainit na tubig, bubuhusan ka ng kumukulong mantika. Lahat ng pahirap gagawin sa'yo, magpatatak ka lang ng 666. Kasabi rito, sa aba na nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yan. Kasi ang greatest tribulation, 7 years. Pag ikaw nagdadalang tao, aabutan ka ng panganganak. Kasi sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso, kapag umiyak ang anak mo dahil nagugutom, sasabihin mo, mahal na Panginoon, mauunawaan mo naman ako, hindi naman para sa akin to.
kailangan kong magpatatak, yung anak ko nagugutom. Pag umiiyak ang anak mo, wala nang madede. Magpapatatak ka ng 666. Amen? Kaya sinabi sa Aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso. Kasi mga nagdadalang tao, manganganak pa sila doon. Yung anak nila, isisilang during greatest tribulation. Kawawa ang bata. Matatapat sa greatest tribulation, 7 years, greatest tribulation. And 9 months niyang dadalhin yung bata. Di, aabutan pa ng greatest tribulation. Kaya yun yung sinabing, kabagabag ang mga nagdadalang tao. Kaya kayong mga dalaga, huwag na kayong mag-asawa. Dahil pag kayo nag-asawa, natapat kayo sa pagdadalang tao, lagot kayo. Amen. At ang sabi, magsipanalangin kayong huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng taginaw o sabat man. Ibig sabihin ng sabat, yung nagpapahinga ka. Ibig sabihin ng taginaw, yung malamig ang pananampalataya mo. Nanlalamig ka. Katulad ng isang choir member lumapit sa akin, Brad, pahinga lang muna ako, mga 1 taon, 2 taon. Pwede po bang bumalik sa choir? Pagkatapos niya raw manlamig na 1-2 taon, babalik pa raw sa choir. Sabi ko, tignan natin, pag hindi pa nag-rapture, okay, pag hindi ka pa paluin ng mala Panginoon, kasi mayroong mga ganun mga Kristiyano, nagpaalam sa amin, bababa muna sa choir, biglang nagkasakit. Hindi malaman kung ano ang sakit. Bigla na lang bumagsak ang katawan. Butot balat na lang. Tsaka sasabihin, Brad, magka-choir na ako. Nanginginig na yung tuhod. Paano makakatayo na matagal? Nanginginig ang tuhod. Butot balat na. Tsaka babalik sa choir. Sabi ko, magpalakas ka muna. Pero hindi na lumakas. Namatay na. Huwag nating subukan ng Diyos, maminama, kasi itong binigay sa ating kaligtasan ng mahal na Panginoon, ito'y last and second chance. Amen? Ang daming pagkakataon ibinigay ng mahal na Panginoon para tayo maligtas. Kauli-ulian, siya na po ay nagkatawang tao bumaba para tayo po, maminamahal, ay bigyan pa ng unang huli at ikalawang pagkakataon, yung sabi ng Biblia, yung biyaya. Grace. We say by grace through faith. Wala na tayong pag-asa. Talagang lahat tayo mapapahamak na. Huling barahan na lang ang ginawa ng malapang ng Diyos. Siya ang bumaba, nagkatawang tao. Ibig sabihin, last chance na yan. Kasabi ng Lucas 16, verse 16, ngayong naligtas tayo sa biyaya, bawat Kristiyano dapat pumasok sa kaharian ng langit na nagpupumilit. Hindi ka na dapat inaamo, hindi ka na dapat sinusuyo. Ikaw ang magpumilit sa paglilingkod sa Diyos. Pilitin mo, sabi, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat maraming magnanais, ngunit hindi na mangyayari. Basahin natin ng Lucas 16:16 tsaka Lucas 13:24. Idagdag natin sandali. Dito po sa Lucas, kapitulo 16, talatang 16, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula noon, nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pinangaral at ang bawat tao ay pumasok doon na nagpipilit. Ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Dito po sa Lucas 13, 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. 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 During the time of dispensation of law, ang mga tao pwedeng huwag magpumilit kasi pag nagkasala sila, meron silang pambayad sa kasalanan. Naghahandog sila ng tinatawag na sin offering. Trespasses offering, transgression offering, mga handog na susunugin. Kaya pwedeng ganito ang paglilingkod nyo, patumpik-tumpik lang. Pag meron kang hain, meron kang mga handog na susunugin, okay lang yun. Kasi mapatawad ang kasalanan mo sa handog na susunugin. Pero ngayon, during the time of dispensation of grace, na sa biyaya tayo naligtas, kinakailangan pumasok tayong nagpupumilit. Hindi pinipilit. Pilitin mo. Para kang pumapasok sa napakakipot na pintuan, kailangan mong tumagilid para makapasok ka. Pilitin mo.
Sabi, marami magsisikap pero hindi mangyayari. Amen? Yun ang tinatawag na second crop, second harvest. Sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ng greatest tribulation. Sabi rito, sabi ng 21, kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ngunit dahil sa mga naiwang mga mananampalataya, dahil sa mga pinili na naiwan, sabi, malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Dadapot dahil sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Magkakaroon ng malaking kapigatian, the greatest tribulation, Revelation chapter 16, verse 1 up to 21. Ang tubig magiging dugo. Iinom ka ng dugo. Ang mga batis matutuyo, wala ka nang mainuman, wala ka nang mahanap ng pagnainuman. Tapos, sabi ng Biblia, magkakaroon ng sugat ang tao. Lasog-lasog ang katawan, bunga ng microchip, bunga ng tinatawag na nilagay sa kanilang microchip na 666. May epekto sa katawan nila yun, sasabog yun. Kaya yun yung sinasabi na lasog-lasog na yung katawan, sabi ng Revelation 9:6. Hahanapin nila ang kamatayan, hindi pa rin mamamatay. Yun yung mga zombie. Mga zombie, lasog-lasog na yung katawan. Kalahati na lang yung katawan, buhay pa. Kasi tatakas ang kamatayan. Ang dami nilang sugat. Yun ang greatest tribulation. Hahabulin kayo ng mga taong purumpuno na sugat, mukhang zombie. Ang zombie sa Biblia, hindi yung patay na nandun sa ilalim ng lupa bumangon, hindi. Ang zombie sa Biblia, buhay pa, mukhang patay na. At iinom sila ng dugo kasi wala nang tubig sa batis. Pati tubig, naging dugo na. Iinumin pa rin nila yon kaya makasanayan na nilang uminom ng dugo. Kaya pag may kausap kang unbeliever, ang nakatingin sa leeg mo. Habang kinakausap ka, naglalaway, naglalabas ng dila. Habang kinakausap ka. No? Kasi takam na takam sa leeg mo. Kasi wala na silang mainom. Magkakaroon ng matinding init, matutuyo ang mga batis. Ngayon, grabing init ngayon. Amen? Ang ilog Euphrates, napakahabang ilog. Napakalawak na ilog na minamalimposibleng matuyo maliban sa ginawa nilang dam. Gumawa ang Turkey government ng dam na pag binuksan yung dam, matutuyo ang ilog Euphrates. Ngayon, hindi pa binubuksan ang dam. Tuyo na ang ilog Euphrates. Ibig sabihin, anytime, mag-rapture. Amen! Ito yung second crop, ito yung second harvest. Pag natiis mo yan, hindi ka nagpatatak ng 666, ligtas ka pa rin. Pero yun ang second harvest. Maligtas ka pag naiwan ka sa rapture na hindi ka magpatatak ng 666. Kailangan mong mapugutan ng ulo. Yung mga Kristiyanong minsan lang dumalo, ayaw pang makinig. Kandidato yan sa pugutan ng ulo. Dapat, pag ikaw ay dadalo, gawin mo lahat na magagawa mo para paluguran mo ang ating pinakamamahal Panginoon. Punuan mo ang mga pagkukulang mo para, mga minamahal, makasumpong ka ng biyaya sa harapan ng mahal Panginoon. Hindi ka maiwan sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, ikaw ang pumili niyan. Ikaw na pumili niyan. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon natin ngayon, tayo ang pinapipili ng mahal na Panginoon. Kung gusto mong ma-rapture, dumalo ka 3 times a week, magdala ka ng kaluluwa, maging tapat ka sa kabanalan, magtapat ka sa paglilingkod. Kung gusto mong maiwan sa rapture, magpapoko-poko ka. Magbaliwala ka, makipagkwentuhan ka lang habang gawain. May chance pa naman, second chance. Pero ito, sabi, magkakaroon ng dakilang kapigatian. Basahin natin Revelation 16, verse 1 up to 4. Italo natin ng 8 up to 10. Tapos italo natin ng 12 up to 16 at 18 hanggang 21. Ito yung mga mangyayari after the rapture. Apocalypse chapter 16, talatang 1 hanggang 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario na nagsasabi, sa pitong anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga tao may tanda ng hayop na yaon
at nagsisamba sa kanyang larawan. Tres, at ibinuhos na ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwa may buhay, sapagkatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. At ibinuhos na ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nagiging dugo. Dito po sa 8 hanggang 10. At ibinuhos na ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang sila'y luwalhatiin. Jesus, at ibinuhos na ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at ngingat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Dito po sa 12 hanggang 16. At ibinuhos na ika-anim ng kanyang mangkok na malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dalaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at nasa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y may mga espiritu, mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoon nila ang mga hari sa buong salibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. Dito po sa 16. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. 18. 18 hanggang 21. At nagkaroon ng makidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman mula ng sa magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking graniso na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos na sa salot na graniso sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Yan yung sinabi ng Biblia, maminamal na Mateo 24, talatang 21 hanggang 22, magkakaroon ng dakilang kapigatian. The greatest tribulation. Pag naiwan ka sa rapture, maminamal, maranasan mong walang mainom. Maranasan mong magkaroon ng talagang matinding init. Ang tubig magiging dugo. Kaya ang mga sanlibutan, ang mga natatakan ng 666, magiging zombie sila. Iinom sila kahit dugo. Pag naubos na yung tubig na naging dugo sa batis, yung leeg mo na ang iinumin nila. Para mabuhay sila, iinom sila ng dugo ng katawan ng tao. Kaya nga, yung zombie sa Biblia, hindi patay na bumangon, hindi. Yung buhay pa lang sila, mukhang patay na. Kasi hindi sila mamamatay. Tatakas ang kamatayan sa kanila, Revelation 9:6. Magkakaroon ng dikawasang kadiliman. Sa loob ng isang taon, madilim. Yung lang mapatayan ka ng ilaw isang oras, nagre-reklamo ka na. Mapatayan ka ng ilaw, mag-brown out lang ng 5 oras, buong isang araw, galit ka na, mainit na ulo mo. Isang taon, walang ilaw, sabi, total darkness. Isang taon. Tapos, maranas may matinding init. Mamamatay ang tao sa matinding init. Malulusaw ang mga plastic. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng gera, the battle of Armageddon. Titipunin ng mga bulaang propeta yung tatlong palaka na tinutukoy dito, mga false prophet yan. Yung mga false prophet na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yung mga false prophet magtuturo na mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, yan ang Diyos. Yung nagpapakilala na siya ay Holy Father. Nagpapanggap na siya ang Diyos, nagpakilala sa buong mundo na siya ang Santo Papa, siya ang Holy Father. Yan yung false prophet na tinutukoy. Uudyo kanya ang mga bansa na maggera. Dadayain niya ang mga hari sa buong lupa para magkaroon ng digmaan, pandaigdig, at magigera sila sa tinatawag na
Megiddo. Ibig sabihin, yung lugar ng Megiddo sa Israel, the Battle of Armageddon. Bago ka makarating sa Megiddo, doon ang daanan nun ay Ilog Euphrates. Daanan yun ng papuntang Megiddo. Kaya natuyo ang Ilog Euphrates para, sabi, ianda ang mga hari sa sikatan ng araw. Yung Russia, China, North Korea, ang mga communist country, Islamic country, titipunin sila, mami na mahal, ng false prophet, false Christ, dadayain sila na magkaroon ng digmaan, didigmain nila ang Israel. Pagkatapos niya, magkaroon ng malakas na lindol na kakilakilabot. Yun, kung matiis mo yan, hindi ka nagpatatak ng 666, nagtago ka sa bundok, tiniis mo ang hirap na yan, hindi ka nakain ng mga zombie. Mga minamahal, second crop, pagbalik ng Malapan o madatnang ka dito ng Malapanginoon, yun yung kasama mo mananaan ng Malapan o 1,000 years kasama kanya. Makasama mo siya dito 1,000 years. Sa millennium, mga minamahal, dalawang uri ng Kristiyano ang nandun o dalawang uri ng tao. Yung normal tsaka yung immortal. Yung mga immortal, yung mga na-rapture na, yung mga patay na nabuhay, nakasama ni Kristo, at yung mga nabubuhay na binago ang katawan, ang tawag sa kanila immortal, incorruptible body. Hindi na sila mag-aasawa. Sila'y katulad na ng mga anghel sa langit. Sila'y katulad na ng Diyos. Pero yung mga naiwan sa rapture, mortal pa rin sila, mag-aasawa pa sila. Kaya dadami pa ang tao sa mundo. Dadami pa, after 1,000 years, dadami pa ang tao sa buong mundo. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas doon nakatali. Itatali yon para hindi makapandaya. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakaulan uli si Satanas at mandadaya. Dadayain niya uli yung mga naiwan sa rapture, nagkaanak, nagkaapo, 1,000 taon nang dumami ang mga tao, sindami pa ng buhangin sa dagat. Sabi, mandadaya pa siya. Yun ang tinatawag na third crop, third harvest. Pag hindi ka nagpadaya kay Satanas, mga minamahal, sabi, ang pinakahuling baraha mo, ang pinaka last and second chance, yung tinatawag na third harvest, yung makikita ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kumbaga sa ano, talagang imposible na. Pag hindi nakita yung pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapon ka sa dagat-dagat ng apoy. Yun ang tinatawag na third harvest. Kailangan makita ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag hindi nakita ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka nakasama sa rapture, hindi ka nagpatatak ng 666, ligtas ka pa rin, pero pag ikaw ay gumawa ng kasalanan during 1,000 years, kasi pag ikaw ay mortal pa, ikaw ay natural na tao pa lang, hindi ka katulad ng mga na-rapture na, hindi na magkakasala yun. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, mortal ka pa pagbalik ng Malapanginoon. Pwede ka pang magkasala. Pag nakita ang pangalan mo sa aklat ng buhay, yun ang third crop, third harvest, papasukin ka sa kaharian ng langit. Pero, pag hindi masumpungan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapong ka na sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, hindi ka naligtas sa first harvest, hindi ka naligtas sa second harvest, hindi ka naligtas sa third harvest. Sabi ng Jeremias 8:20, tapos na ang tag-init, tapos na ang tag-ani, pero hindi ka pa rin ligtas. Natapos na lahat ng harvest, hindi ka pa rin ligtas. Basahin natin mga huling talata. Basahin natin ang Revelation 20:14-15, Exodus 32:33. Pag nagkasala ka, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, at Jeremias 8:20. Tapos na ang tag-ani, tapos na ang harvest time, hindi ka pa rin ligtas. Iyan po ang nakalulungkot. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apocalypse, ang kapitulo ay 20:4-6 at talon sa 14:15. Amen. Praise the Lord. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Sana na sa 14 po. Doon na sa 14:15 na, kasi wala ng oras. Dito po sa 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang kadagat-dagatang apoy. 15.
At kung ang sino man ay hindi masumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Exodus 32:33. Dito po sa sa kapitulo 32:33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa akin. Jeremiah 8:20. Excuse me, pakibasa po. Ayusin niyo po. Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Dito po sa Exodus 32:33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Jeremiah 8:20. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na, at tayo hindi ligtas. Amen. Ang pag-aani ay tapos na, ang tag-init ay lipas na, tapos hindi pa rin tayo ligtas. Meron ang first crop, second crop, third crop, ang first harvest, rapture, ang second harvest, the second advent of Christ, yung maiwan sa rapture, babalikan pa ng mga Panginoon. At pangatlo, yung hindi nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, dapat wag, sabi ng Biblia, maminamahal sa pagparito ng muli na mala Panginoon, yung mga naiwan sa rapture, pwede pa silang magkasala. Pag nagkasala ka pa, mabubura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At ang hindi makita ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya yun sinabi ng Jeremiah 8:20, ang tag-init ay lipas na, at ang pag-aani ay tapos na, lumipas na, pero hindi pa rin sila ligtas. Dumaan na ang second harvest, first harvest, second harvest, third harvest, hindi pa rin ligtas. Eh, wala na talaga, maminamahal. Sabi ng Biblia, ang mga ito ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, sila'y parurusan araw at gabi, magpakailan-kailan pa man. Amen! Kaya nga, maminamahal, taas ang kamay, sinong gustong ma-rapture? Praise the Lord. Kung ano yung pananampalataya nyo, sabi ng banal na kasulatan, yan ang mangyayari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin, gusto nyong maiwan sa rapture. Mangyayari yan. Nasa Mateo 9:29. Hindi kayo nagtaas ng kamay, maiwan talaga kayo. Kaya nga, maminamahal, pagsikapan natin sapagkat malapit na, sabi ko nga, nasa sense of urgency na po tayo, wala na tayo sa mga huling araw. Tayo po itumayo, umawit tayo, maminamahal, ng awiting sapagkat si Jesus ay pag-ibig. Awitin natin ang awiting sapagkat si Jesus ay pag-ibig. Binibigyan natin ang pagkakataon, beloved preacher, beloved brother Bong, di na magtatagal ang mundo. Amen po sa Lord. Gabi po sa ating binawit all yung preacher, binawit po yung Lord. At habang inawit po itong mami na mahal, aking pong inayayahan ating mga bisita, mga baguhan na lumapit po sa harapan, tanggapin po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pues ang Hallelujah, hallelujah. Kaya tayo na ang gabi siya pagkat si Jesus.
pag-ibig at kaligtasan. Pagkat si Jesus ay pag-ibig, kaya tayo Praise the Lord, praise God, praise God. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, mga minamahal, mga bisita. Pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po kayo nagdala dito, mga minamahal, ng kanyang ng inyong sarili, kundi bagkus, ini po kayo ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala dahil ang sinasamba dito, King of Kings, Lord of Lords, Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pinagpala tayo mga minamahal sa ating mga bisita. May apat po na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Praise God, hallelujah. Pangalawa, pagsisisi. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sinabi ng Biblia, ang pananampalataya, ito'y nakukuha sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Narito kayo mga minamahal, pinagpala kayo dahil kayo may pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah, kayo may manampalataya na ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sinabi ng Hebreo 11:1, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita, mga minamahal. Praise the Lord, ngunit ikay na nampalataya. Kung kayo may mga karamdaman na aming mahal kapag kinanggap mong ating dakilang Diyos, may kahilingan ka sa ating dakilang Diyos. Isang tiyak na bagay, tutugunin ang iyong panalangin, pagagalingin ang iyong karamdaman. Praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, yung pagsisisi. Ito yung maka-Diyos sa pagsisisi, mga minamahal na repentance. Praise the Lord, huwag na natin balikan yung ating mga nagawang kasalanan kapag tayo nagsisi, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, dahil sinabi ito, mga minamahal, sa Roma, Tres Gs, walang matuwid kahit isa. Lahat nagkasala, mga minamahal. Praise God. Maski yung mga propeta nung araw nagkasala din, mga minamahal. Praise God, walang matuwid. Kaya sinabi ng Biblia tayo magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Praise God, hallelujah. Praise God, pagsisihan natin, mga minamahal, ng tao sa puso. Genuine na pagsisisi, mga minamahal. Praise God. At kapag nakita ng ating dakilang Diyos ang iyong tao sa puso ang iyong pagsisisi, isang tiyak na bagay, patatawarin ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo, mga minamahal, praise God, ito pa'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinamamahal pa Jesus. Sa ating mga bisita, ito po'y hindi pagsanib sa lumang panibago reliyon, kundi ito, mga minamahal, ito po'y simula ng ating pakipagrelasyon sa Diyos. Mga minamahal, ito po'y hindi ito mga sekta, mga minamahal, kundi ikaw mismo, yung pagkakapagrelasyon mo sa Diyos, yun ang inahalat ng ating mahal pa Jesu Kristo, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At ang pang-apat, ito po'y bautismo sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Apostle Pedro, mga minamahal, dahil ang ating mahal pa Jesu Kristo, nung araw ipinako sa krus, hindi alam ng tao na ang pinapako pala ay yung Kristo, ang ating mahal pa Jesu Kristo. Kaya sinabi ni Apostle Pedro,
sa 238, magsisi kayo at mga bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa ating mahal na Hesus Kristo, sa ikapapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang inyo ang Espiritu Santo. Mga minamahal, when the Holy Ghost come upon you, kapag may kahiling ka, mga minamahal, praise the Lord, may karamdaman ka, kapag tinanggap mong ating dakilang Diyos, mga minamahal, taimtim ka na nalangin sa Kanya, nagpakumbaba, isang tsak na bagay, pag uwi mo, magkakaroon ka ng peace of mind. Praise the Lord, hallelujah. Kaya para sa ating mga baguhan, tanggapin nyo ng formal ang ating dakilang Diyos. Sumunod po sa aking may kris na sabihin, praise the Lord, itaas nyo po ang inyong mga kamay, ipikit nyo po ang inyong mga mata, amen, praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. O pumagpalang Diyos, na mapurihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala nung ako po'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Humingi po ako ng tawad, mahal na Panginoon, sa aking mga pagkukulang. Praise the Lord, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sampo ng aking mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, ipanalangin po natin siya. Mga minamahal, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo manalangin para sa kanila. Amen, praise the Lord. O pumagpalang Diyos, praise the Lord, sa mga kapriyang pangalan ni Jesus. Mahal Panginoon, maraming na salamat po, mahal Panginoon, sa mga kaluluwang tumanggap nito. Patawarin mo sila, mahal Panginoon. Magmula sila may magkaisip sa mga oras ito, mahal Panginoon. Hallelujah, pagkalob mo ang mga katugunan sa kanilang panalangin, mahal Panginoon, praise God, hallelujah. Patawarin mo sila, mahal Panginoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sampu na kanilang mahal sa buhay. Praise God, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Mamaya po, mga minamahal, may bautismo po tayo. Huwag tayo umuwi na hindi po tayo nabautismuhan dahil ang bautismo po ay napakahalaga. Hindi po sa araw ng bukas o mamaya ang kaligtasan dahil ang kaligtasan on the spot. Lahat magsabi ng amen. Kaya huwag po kayong uuwi, mga minamahal, na hindi po kayo nabautismuhan. Napakahalaga ng kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah. At pwede na kayo umupo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po umawit pa po, mga minamahal. Praise God. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? O ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? O kailan pa kaya pag-ibig mo sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? O kailan pa kaya amen, praise the Lord. Tayo po'y dumako sa mga panalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen, praise God. Tayo po'y manalangin sa ating mga pangangailangan. Amen, praise the Lord, praise God. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magkaisa manalangin, mga minamahal. Amen, praise God. O pumagpalang Diyos, na makaparihan sana sa pangalan ng aming pinamahal pa Jesus. Minsan lang po, O Diyos, praise God, bago po lahat, mahal Panginoon, patawarin mo ko, mahal na Panginoon, sa iyong mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga kahinaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God.
Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na mga special na panalangin sa kanilang mga problema, katugunan ng mga panalangin, ipagalobo ito, mahal na Panginoon. Iunat mo ang iyong magpalang kamay, mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At sa mga kapatiran, sa balik ng karamdaman, pagaling mo siya, mahal na Panginoon, ibago mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga special na panalangin, praise God, tugunan nyo ito, mahal na Panginoon, sa iyong himilang kaparaanan. Praise God, special aming panalangin, aming beloved, Honorable Pastor Winston Almeda, iba yung kalakas sa pag-iingat, mahal na Panginoon, sa mga beloved children, sa aming po mga kapatiran, hindi pa namin nakasama, mahal na Panginoon, sa mga susunod na gawain, hipuin mo siya, mahal na Panginoon, upang kami sama-sama sambahin ka sa Espiritu katotohanan. Hallelujah, praise God, hallelujah sa mga aming kapatiran, na mga nalalamig, mahal na Panginoon, dadagdagan mo ang panampalataya, mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah, hanggang sa'yo managayang pagbalik, mahal na Panginoon, madadam mo kami na mainis sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang dito na lang po, mahal na Panginoon, ito po sa upanalangin namin sa patamis at mapapangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mami na mahal, ipatong po natin isang kamay sa parte mo na may karamdaman at isang kamay sa ulo. Isipin po natin ang ating pong ginagalang at minamahal Pastor Winston Almeda ang nag-layans po sa atin. Palayasin po natin yan, mga minamahal. Sabay-sabay po natin yan. Amen, praise God. O pumagpalang Diyos na mga parinsalat sa pangalan ng aming pinamahal pa Jesus, sa ulap panalangin namin ginagalang Pastor, sama-sama man sila sa way lahat. Amin, di ba yung hadlang cast out? Di mo nyo, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Leukemia, TBWS is cancer. Cast out. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Karamdaman lumayas sa pangalan. Unbelief and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Amen, praise the Lord. At tayo po ay mga minamahal ay sumigaw mga minamahal ng malakas. At sabay, hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses po mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Wala po magbibiro. Upang milya-milya po tumakas sa mga demonyo. Tatlong beses at sabay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po lang ang pinamahal ng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord.